Hey guys, welcome to my channel. So meron tayong quick unboxing and initial impression review of another blade na idadagdag ko sa collection ko. Pasensya na ako, naka-gloves ako ha, kasi nag-mod ako ng air guns ko kanina, may mga stain yung kamay ko. Ayoko ma-distract kayo dun sa mga kamay ko. Yung iba, mahal ko comment, ayaw na naka-gloves, pero what can we do, no? Ayoko dugit yung kamay ko. Anyway, so basing on the title, bumili ako ng kutsilyo na naman, dagdag sa knife collection ko. Bakit ko ito binili? Naksan ko na ito kanina, no? Because of the name. Cold Steel Luzon. Sabi ko, Luzon! Galing Pilipinas yan, diba? Luzon, Visayas, Mindanao. Born and raised ako sa Luzon. Sa Banawi, Quezon City. Okay, so pangalan pa lang, nagustuhan ko na. Okay, and nung nakita ko ang laki niya, kailangan ko bumili niyan. Diba? Bahala sila kahit may mga mix, may positive, may negative reviews, pero I have to have it. Kailan ba tayo makakita ng knife na ang pangalan Luzon? Diba? And hindi ko alam na talagang meron siyang relationship sa Pilipinas yung main. Kala ko na ano lang nila. So mamaya pakita ko, no? Ito siya. Naghanap ako agad online. So sa Amazon, average price nito around $38, no? Nakakita ako sa eBay used ito. Pwede ka mag-offer, no? Binibenta niya ng $32, nag-offer ako ng $26. Binigay niya free shipping. Tapos used siya, pero wala akong maitang sign of use, no? Walang gasgas. So siguro hindi niya lang nagustuhan. Sobrang laki kasi. Yeah, gusto ko sa mga collections eh, kakaiba eh. So I'm sure kakaiba to kung first time niyo rin makita tong Luzon na to. Ha? Yung handle niya 7.5 inch yan pag naka-close. Yung blade niya 6 inches. Oh? And flipper siya. Ang laki. Ang laki ito yung braso ko. Mula siko hanggang dito. Ang laki niya. Ayan, Luzon. Luzon, Visayas at Mindanao. Diba? Ang laki. Kamay ko, extra large ako pag bumibili ako ng gloves. Kasya, dalawang kamay, oh. Realize ko nga sana, gumawa sila ng version nito na yung blade niya, yung parang, tanto style. No? Parang maliit na katana. Ganda, oh. Nakakatuwa siya kasi nga Luzon, malapit sa Pilipinas, sa puso ko yan, dalgaling Pilipinas. Okay, so ang pangit lang dito, no? Siyempre, number one con, made in China. No? Pero for a cheap budget knife na ganito kalaki, ganito ang specs, I don't know kung may mahanap kayo. No? Yung specs, no? Specs wise. Pasahin natin out of the box. Yung weight, 9.3 ounces. Yung steel, 8CR13MOV. Blade length, 6 inches. Overall length, 13.5. Thickness, yung kapal, 3.5 millimeters. Handle, 7.5 inch. Glass filled nylon. Hindi ko makakalimutan yung glass filled nylon kasi yung Ruger Security 9 ko, yung polymer niya na frame, glass-filled nylon yon. Gustong-gusto ko yon kasi matibay. So matibay nga daw talaga to. No? Glass-filled nylon. Matibay na type ng polymer yan or plastic. Diba? Ang laki, oh. Ang laki. Ito yung Boken. Binili ko tong folding knife sa Walmart 10 years ago. Kumpara niyo yung size naman yan. Wala pang kalahati. Ito yung average natin na pocket knife. Camillus pala to, sorry. Camillus. No? Wala pang kalahati. Liner lock din. Okay? Nakakabilib talaga eh. Natuwa ako eh. So, naghanap sana ako ng ibang kulay. May FDE, may OD green, tapos meron tong orange. Kaso mas mahal, $45 na yung mga yun. Ito, average nito, black, $38 and
Na-check po ako sa eBay, 26 binigay niya. Talagang gusto niya lang talaga i-dispatch out. Tingnan niyo yung handle, walang gasgas, oh. And I don't know, magagasgas to kasi matibay itong glass-filled nylon na material, eh. Ginamit nga yun sa baril na security 9, di ba? Tapuin natin. And basahin natin. Ah, yeah, pakita natin. Right out of the box, tinesting ko na, matalim siya. No, hindi mo na kailangan ano, hasain. Basta tama yung ano mo, oh. Ay, mali yung hiwa ko doon. Yan. Ah, yan nga, oh. Ganun siya katalim. Hmm. Yes, sir. Ay, kung ano, mag-ingat kayo pag umawa kayo ng knife, ha. Anyway, basahin natin yung ano, yung specs nito, ha. Ah, basahin na. Kasi meron dito na wala sa ano, eh. Yan, ito, inspired by several balisongs in Lin's collection. Sikat ba yan sa Batangas, Lin? But functioning as a flipper, the Luzons are a politically correct alternative for those who are unable to legally own balisongs. Ah, okay. Kasi alam niyo ba sa states, yung mga liberal states dito, yung mga pinagbabawal nila yung balisong. No? As if mas nakakamatay yun. Ano, no? So ito, flipper na lang. So talaga, mayroong mga lugar dito sa states, bawal ang balisong. Okay? And the Luzon's blades are, yun nga, sinabi ko na yung blade, no? 8CR13 MOV stainless, expertly hardened to 57 to 58. Yan yung hardening na ano, grade niya. 57 to 58 Rockwell. Feature sharp strong point with just enough belly to make them equally useful. Made of glass-filled nylon, the Luzon's handles, yan yung sabi ko, are impervious to the elements and unlike any handle we've ever made before. Offering incomparable levels of safety, they're equipped with a sturdy leaf spring lock. Yan, leaf spring lock to. Yan, leaf spring lock yan. Tapos, patent pending secondary safety mechanism. Yun ang hinahanap ko agad, eh. Ito. Meron siyang additional lock up para hindi bumabali yan. Ano, yan, nakalagay, patent pending. Sila lang daw meron yan. When it's engaged, it is extremely resistant to shock and impact. Okay? So, safe daw yung mga daliri mo pag naka-engage tong secondary safety. So, ang galing. Ang galing. Ang gustong-gusto ko talaga. Kaya, alam niyo, fan ako ng ano, eh, cold steel. Yung cold steel, affordable yung mga blades nila. Hindi ko, minsan, alam niyo, kung katulad ko kayo, hindi kayo brand conscious, magugustuhan nyo rin to. No, yung iba, bumibili ng barrel, ng knives, sa brand lang, eh. Napakamahal. But at the end of the day, gagamitin mo ba yan? I mean, itatago mo yan kasi napakamahal. Ito, I don't mind using this every day. No? I don't mind using this every day. For the price, $26, saan ka pa? Oh. Tapos maganda, kasya pa rin siya sa pocket. Kahit 6-inch ang ano niya. Tapos 7.5 inch ang haba. Ayan, oh. So kung hindi ka daw allowed dito sa US ng balisong, ito ang naisip nila, ang galing. Nakaisip sila ng ano, alternative flipper. Folding blade. Blade profile. Tama, this reminds me of a balisong profile. Pero sana gumawa sila ng ano, parang mini samurai na profile. Just for the heck of it. Kita mo, yung bearing niya. Tapos yung lock-up niya. Leaf spring lock-up. Additional lock. Para safe. Para hindi maputol daliri mo. Galing. Galing. And at an affordable price. Yun ang nakakatawa. I don't mind na bumili ako full price, yung siguro yung may mga kulay. Baka magdagdag pa ako ng isa. FDE, OD green or orange. No? Kasi maganda siya, eh. Maghanap, maghintay lang ako na ano, may deal or discount. Ganda. So, cold steel talaga. Ang cold steel gumagawa ng mga affordable alternative yan, eh. Oh, lakap siya.
alternative. No? Hindi, ako, yung makita nyo yung collection ko eh. Hindi naman talaga ako interesado sa mga mamahalin, pero gusto ko functional and may meaning. May meaning sa akin, lalo na yung Luzon. Diba? Namaya ako sa Banawe, Quezon City. In the island of Luzon. So, gusto ko to. Yan. Ano sa tingin nyo? Pati yung ano nyo, handle nyo. Mukhang hindi na i-scratch to. Matibay yung ano, glass-filled nylon. Nagamit niya yan sa baril eh. Kaya niya yung ano eh, shock. And ano, strain ng firearm. Ito yung likod, yung profile sa baba. May ano ka, butas for lanyard loop kung gusto mo lagyan ng tali. But, let's see. Kanya na yung size nito. So that's it guys. Kung nag-enjoy kayo sa knife video na to, please click like and subscribe. See you next time. Bye.